So guys, ang pag-uusapan natin today is how to spot fake Shimano chain, specifically yung 11 speed. No, kasi sa market natin ngayon, nagkalat yung mga fake na Shimano chain. No, recently, naghahanap ako ng 11 speed na chain, specifically itong CNHG701 pang 11 speed. And nakatatlong bike shop yung pinuntahan ko. And yung mga ino-offer nila sa akin is puro fake. No, yung dalawang bike shop, inamin naman nila na fake. Yung pangatlong bike shop, original daw yun. Pero sa itsura pa lang, fake na. So, how to spot Shimano fake chain, no? 11 speed chain. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano. First, dito tayo sa likuran. Magsimula tayo dito sa code bar. Okay, ang original, makikita nyo meron yung code bar sa likuran. And nakasulat dito yung country of origin. No, usually nakasulat dyan Japan, Malaysia, or Europe. Sa fake, wala nito. Wala nung mga bar na yan. Wala rin yan. Okay, so pag nakita nyo yun, siguradong fake yan. Second, dito tayo sa upper part sa likuran, merong reusable label na nakasulat sa original. Okay? Nakasulat dyan, not reusable in English and multiple language. Pag fake, usually wala nito or English lang yung nakasulat. Wala yung other languages. So, sa likuran pa lang, walang code, walang nito, walang not reusable label or English lang yung nakalagay, fake na yun. Then, dito naman tayo sa harapan. Okay? Ito yung pinakamadaling spot, fake yung Shimano chain natin. So, dito tayo sa harapan. Mas madali kasi nating ma-spot ngayon dito kahit nakasabit pa sila kung fake or original yung chain na bibili natin. Meron siyang 3 bars na parang logo ng Adidas dito sa top part ng packaging box. Okay. So, sa 11 speed, ang makikita nyo, sa, ito kasi is CNHG701. Ito rin yung makikita nyo sa CNHG601. Sa top part, may tatlong bars dyan. Yung dalawa sa kanila is silver. Yun ang original. Tapos yung isa puti. Pag fake kasi, walang bar sa ibabaw. Or kung meron man, lahat sila puti. So ito, makikita nyo, para siyang silver na nagre-reflect. Okay? Ayan. Tapos ang CNHG901 na chain, 11 speed din yun, makikita nyo dito, yung tatlong bars niya, kulay silver. O yung tatlong bars niya, yung nagre-reflect. Okay, pero sa 701 tsaka sa 601, dalawa lang. Isa puti. Okay, so pag fake, wala niyan. Or white lang. Okay, so buksan natin, no? So pag binuksan mo yung box, ang laman is chain. Oh, ito. See, may quick link. And may manufacturer manual. Alright. Pag fake, wala nito. Okay, so pag walang manual, possible na fake na yun. Okay.
Next is, kung titingnan mo yung packaging mismo ng yung or yung plastic na package nung chain, may makikita kang Japanese writing or Japanese sticker, something like that, no? Ayan. Pag fake, wala niyan. Naka-plastic lang siya. Okay, so ito meron, no? Next, pag tiningnan mo yung pinaka-chain niya, makikita mo yung backside, walang nakasulat. As in plain lang siya, walang ibang nakasulat. No, pero sa harap, nandun lahat ng markings. Ayan, nandyan lahat ng markings. May mga nakasulat sa chain. Pero sa likod, wala. Okay. Yung mga fake kasi, harap at likod may nakasulat. So pagkabilaan may nakasulat, fake na yun. Sa Shimano lang ha. Kasi sa KMC, harap at likod may nakasulat sa KMC. No? Kasi kahit anong side ang gamitin mo dyan, pwede. Pero sa Shimano kasi may specific side dyan. Ito yung outer side, ito yung inner side. So sa inner side, dapat walang nakasulat. Okay, specifically sa CNHG701 or yung pang XT. Okay. And lastly, pag merong malaking deficit sa price. Yung tatlong pinuntahan kong bike shop, ang price nila dito sa CNHG701 is between 1,100 to 1,400. No. So itong nabili ko, actually it's 2,300. Mahal pa nga 'to eh. Kasi usually merong 1,800, 1,900, 2,000. Ito 2,300. So since sa hirap maghanap, wala akong ibang choice kundi bili na siya. No? Pinatawad naman ako ng 100 pesos nung may-ari. And so diyan natin malalaman yung ano, yung fake versus yung original na Shimano chain. Una sa price pa lang, pag masyadong mababa yung price nila, magduda ka na. And then check the product, check the box, front tsaka yung likuran na side. Then check the chain. Okay. Pag nakita nyo yung mga pinag-usapan natin doon and meron or wala, malalaman nyo ngayon dyan. Kung wala sa kanila yung mga original markings natin, means fake yung chain. Okay? So question, kung nakabili ka ng fake na Shimano chain, magagamit mo ba siya ng maayos? Ang sagot ko dyan is, yes, magagamit mo siya, pero hindi ko sinasabing maayos. Unang-una, yung quality ng pagkakagawa ng chain, eto, sigurado ako matibay to dahil original to and tested ko na to. No, yung mga fake chains natin na Shimano, possible na mapatulang ka during the ride. Hindi lang isa, baka paulit-ulit pa, so napaka-hassle. No, pangalawa, mabilis kalawangin ang fake na Shimano chain and it can affect also your performance pagdating sa shifting dahil mahirap siya ito, no? And hindi ganun kaganda yung shifting niya, no? And so stick tayo sa original, support original, no? Eh, kung gusto niyo naman ng long lasting na chain, original na yung bilhin niyo kaysa sa nakamura ka nga pero sobrang hassle naman. So let's support the original bike parts. So kung usong meron kayong ibang questions, just comment down below and I'm gladly to help you hanggang sa maaabot ng kaalaman ko.
It's raffle time. Mamimigay ako ngayon ng isang lock-on grips, Grizips from Supercaz, and isang magnetic bottle, magnetic water bottle, no? So meron tayong two winners na lucky winners na makakakuha nito. All you need to do is like and subscribe to my channel and then share my videos. Then comment down below. Mamimili ako sa comment section ng two lucky winners via comment picker. And I will announce the winners on my next video.